Ang karagatan ay napakalawak. Napakarami ring may buhay ang naririto. Ayon sa mga siyentipiko, nasa 30% pa lang ang napag-aaralan sa uri ng mga nabubuhay sa dagat ang natutuklasan. Ngunit sa ating kaalaman, ang mga pating ang numero unong predator sa karagatan at yan nga ang ating tatalakayin. Ang pating na Great White Shark. Bago natin ituloy ang talakayan, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang update. Ang mga pating ay likas na mga predator sa dagat. Nakapag nalaman natin na ang pinaliliguan nating dagat ay may pating, ay kaagad-agad tayong umaahon sa dagat dala ng takot. Ito ay natural lamang sapagkat alam natin na ang mga pating gaya ng Great White Shark ay kumakain ng gumagalaw na bibiktimain. Dahil ang Great White Shark ay tinuturing na hunter na pating. Gustong-gusto nito na hinahabol muna ang biktima bago kainin. Kung minsan pa nga ay tumatalon ito sa ibabaw ng dagat sa paghabol niya sa kanyang pagkain. Kinakain ng Great White Shark ang iba't ibang laman dagat. Gaya ng mga isda, sea lion, dolphin at iba pa. Kung minsan, pati mga ibon at tao ay nagiging biktima ng pating na ito. Kapag ang isang tao ay nasa tubig at inatake ka ng Great White Shark, napakaliit ng tsansa na ikaw ay makaligtas dahil sa bilis at lakas nito sa ilalim ng dagat. Kung pagmamasdang mabuti, ang Great White Shark ay parang hugis ng eroplano na may katulisan ng bahagya ang kanyang nguso. Sa oras na ganito ang itsura ng pating na makita mo habang lumalagoy sa ilalim ng dagat, ay tiyak kong alam mo na ang dapat mong gawin. At yan nga ang kwento ukol sa Great White Shark. Ngunit alam mo ba na mayroon palang mortal na kalaban ang Great White Shark? At iyan ang pag-uusapan natin sa susunod na kwento. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para mapanood ang susunod na kwento at iba pang update. Maraming salamat.